Competitive kami kahit maliit na bayan. And number one reason why we are very proud is our unity. Ang pagkakaisa po ng mga tao at sa lahat ng programa ng munisipyo at sa barangay. Paspas, Santo Tomas is alam niyo naman yung alam din natin yung ibig sabihin noon na mabilis. With that tagline, nakikita natin yung fastest growth ng improvement lalong-lalo na sa agriculture, sa mga kalsada and most probably sa mga schools. So pati sa health and peace and order. Future plans is to make Santo Tomas very progressive municipality. And likewise, maraming tao na magiging beneficiaries kung ano man yung magiging growth at more opportunities sa ating mga kababayan. At syempre, mas likely yung fastest growth na dahil may mga bagong daan na ginagawa ngayon. From that bypass, connected to Pangasinan Link of the project of our governor, is pag may daan kasi, may bagong pag-asa. Kami po naman dito sa Santo Tomas ay napakagiliw at you are most welcome to our humble and one of the most peaceful town in the Philippines. At dito po ay pwede kayong mamuhay ng tahimik at syempre ang number one is to be sure na kayo ay mapapangalagaan lalong-lalo na sa itinataguyod ng pamahalaan natin na peace and order. Marami na rin po tayong pwedeng pasyalan dito at lalong-lalo na yung mais natin na hindi naman nababawasan, matamis pa rin yan. At ang unang Guinness Book of World Record is from that period of time, that was 2008, nung nag-gain natin yan. And the new one, sa nung 2017, is hanggang ngayon. Alam ko wala pang naka-break sa longest line of table. So, one thing that we are very proud of. Welcome po kayo dito. Come and visit Santo Tomas. Paspas Santo Tomas, Pangasinan, 5th District, ang galing. Best practices, we have what we call Tomasian core values. I believe in these three keys or three words. So it is compassion, competence, and commitment. Dahil sa compassion, kapag nakikita kasi namin na if there's someone who is suffering either from the LGU or the community na nare-recognize agad yon, and we see to it na inaaksyonan agad or tinutugunan. Kasi sa liit ng resources, sa liit po ng bayan, alam naman natin yan. That's why competence, pumapasok siya dahil we have the ability to maximize the resources or to do something good about it. Yun yung nakikita ko talaga dito po sa aming bayan para maging successful and efficient. Hindi lamang yung public service, but yung sa community. Sa sekreto, sa competence, is unification. Pero nakakatuwa, if you will get to live here in Santo Tomas, marami na pong mga taga-ibang bayan dito na nakatira from Western, Eastern, and Northern Pangasinan. Yes, nandito na po sa Santo Tomas dahil nakita nila napaka-peaceful dito at unified ang mga tao. And why commitment? Because they have the quality, hindi lamang sa department heads, hindi lang sa departamento nila sila magaling, but they lend their hands
to assist the other departments para po nang sa ganun ay mapaganda lalo yung serbisyo, magawa yung mga kanilang mga trabaho ng mas maayos. I'd like to invite each and everyone to visit our small and humble town, Santo Tomas, Pangasinan, na siya pong humahawak ng World Guinness Book of Record of Longest Corn Grill and Hall of Famer po ng corn quality dito po sa Pilipinas. And of course, we've been maintaining safe and drug-free community for many decades. At payapa po ang aming bayan. At feel free to visit. At bagamat wala kaming mga malls, but I can assure you, ay matutuwa po kayo at may bibigyan namin kayo ng ngiti. Hindi lamang po sa aming serbisyo, kundi you get to feel the warm welcome of our people here in Santo Tomas. And also, I would like to invite you guys na subukan, tikman at tangkilikin po ang aming pinagmamalaking produkto, ang glutinous corn namin dito. Hindi lamang dahil na-award tayo ng best quality corn, a Hall of Famer, hindi lamang a Guinness Book of Record, but ito po ay natikman na ng ibang mga leader ng bansa, ay talaga pong pinagmamalaki naman natin ang aming pong produktong mais ng Santo Tomas, Pangasinan. Paspas, Santo Tomas!